So, what's up mga dudes? Wow! Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga pala si Suabi TV. Isa po akong artichek. Wow! Alam mo saan? Minomonitor ko at chinecheck ko yung mga gawa ng iba. At syempre, sa mga hindi ko pa nasasabi, ako po ay nakabase sa bansang Pilipinas. Wow! O designated ako sa bansang Pilipinas. Wow! At marami nagtatanong sa akin. Tinatanong nila kung ako ba yung magche-check sa gawa ni Oliver Austria. Wow! Of course! Gagawin natin yun ngayon. Artie Check knows! Wow! Artie Check! Artie Check! Artie Check! Wow! So, itong design na nagawa ni Sir Oliver Austria, titignan natin dito. Wow! Kung gaano ba ito ka-interpretative sa ating Artie Check Brain. So bago natin umpisaan ang ating video, gusto ko lamang magpasalamat sa inyong lahat na sa mga tumulong sa akin na maabot ang 1 million subs na pangarap. 1 million na tayo mga dudong. Wow. We made it. I could have not done it without you. Ang next goal natin naman ay 10 subs. Mukhang pwede itong mangyari. 10 subs lang naman, no? Anyway, simulan na natin guys ang video. Tarararara! So, simulan na natin itong mga dong. Ito sa upper right hand side ng kanilang lote, dito nakalocate ang Doggy Manor. And then sa tabi nun, doon nakalocate ang Bootcamp Cluster or kung saan nakahouse yung kanyang mga pro players. And then sa... Ayan. So, sa nakikita nyo, ito yung pinaka floor plan na nagawa ni Sir Oliver. May main house, may bootcamp cluster, may pool, tapos meron pang garahe. Wow! Kompleto recado. Walang palya. Masarap pag-inulam, wow! No? So tuloy na natin mga dong. Let's go! Sa baba ng lote, doon nakalocate ang mechanical bay cluster kung saan nakapaloob ang utility room and ang parking garage niya. Magmula sa kalye, ang una nating makikita is yung main entrance hallway papunta sa... Op! Teka lang. So dito banda na yan, nakikita nyo naman... Merong bato. Unang napansin ko, merong bato. Alam niyo ba kung saan originated yung bato na yan? Sa mga hindi nakakaalam, galing po yan sa England, no? Ang tawag po dyan ay Stonehenge. Stonehenge. Yung Stonehenge ay isa sa mga tourist spot ng, syempre, tinatawag nating The England. Kaya, nilagay ni Sir Oliver yan kasi nga para ma-feel ng mga tao na nandun sila sa England. Yung dating nila galing sa England. Kaya pag kinuha mo yung bato na yan galing sa England, baka masira na yung tourist spot ng England. Iba ka, Sir Oliver. At isa pa, meron ako nakita dito mga don, no? Nakikita nyo ba yung puno na yan? Yan, yan, yung puno na yan. Ang puno na yan ay tinatawag na pineapple tree. Pineapple tree yan na hindi yan nakukuha dito sa Pilipinas. Nakukuha po yan sa abroad. Kaya sa abroad, maraming ganyan. At rare. Maraming rare. So nakikita nyo, pila-pila ang pineapple tree, no? Kasi nga, gusto ni Sir Oliver, no? Na itong bahay na to, parang nanggaling ka sa, ano, sa bukid nun, no? Kung saan ginagawa yung Del Monte. Hindi mo na kailangan bumili ng Del Monte pineapple juice. Kasi, meron ka na. Andyan na sa bahay mo. Pipitas ka na lang. Anyway, ewan ko kung pineapple tree yan. Let's proceed! Bahay ni Boss Doggy. And then, dun sa other side is yung parking garage. Kung saan ipapark ni Boss Dogs ang kanyang mga mamahalin na kotse. Ayan. Dito mga dong. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Yung bilog na yan na nakikita nyo sa taas. Alam nyo ba kung ano tawag yan? Yung tawag yan ay tumbler. Wow! Tumbler ng Starbucks. Customize yan, Brad. Para makatipid ka, ang sabi ni Sir Doggy, gusto niya minimalist na bahay. Eh yung ginawa ni Sir Oliver, no, para makatipid, bumili siya ng tumbler na nanggaling sa Starbucks. Ayan yun. Yan yung purpose niyan kasi it's an art. Wow! It's a design. Kaya naman Sir Oliver, architect. Closed yung harap ng garage. Ginawa namin siyang open sa likod or glass louvers lang yung sa likod niya. Para kitang-kita ni Sir Doggy ang mga kotse niya pag nasa loob siya alright, ng cluster compound. Ayan. So nakikita nyo,
nakikita nyo dito no mga dong, gumawa siya ng salamin. Wow! No? Para nakikita yung kotse. Pero, art check tayo, no? Yung purpose na yan, na salamin na yan, ay hindi para sa kotse. Ang tunay na conspiracy dyan, eh, no? Para yan sa mga bisita. Wow! Para yan sa mga bisita. Alam nyo kung bakit? Kasi pagkatapos nilang maligo sa pool, no? Siyempre, mag-aayos yan, eh. Magsusuklay, wow! Mag-aayos, magpa-powder sa mukha. Wow! Lalo na pag babae, di ba, daming ginagawa sa mukha? Pag sa lalaki, eh, okay lang, eh. Multi-purpose yan, Brad. Wow! So, ngayon, kaya yan nagawa para hindi ka na pumasok sa bathroom. You know what I'm saying, Dong? Napaka-hassle nun. Doon ka na lang. Diyan ka na lang. No? Pagkatapos mong mag-ano sa pool, pak, tapos na. Salamin ka na lang yung boom, tapos na. Yan yun eh. Yan yung design ng bahay. Ganyan yun. Proceed tayo ulit, Dong. Natin. Kasi sayang naman kung bibili siya ng mga mamahaling sports car, tapos makikita niya lang paggagamitin niya. Pasok tayo sa loob ng garahe. Okay, so yung design ng garage is kaya niya mag-accommodate ng 4 cars. Per car, meron tayong 3 meters by 6 meters wow! na allotted parking space. Which is maluwang na if i-compare natin sa mga typical parking spaces dito sa Philippines. Kasi yung ilan... Okay. Ah, may napansin ako mga to. Nakikita nyo ba yung parang ano dun sa ano, yung sa may gate niya, meron yung black dun sa may taas niya, no? Ang tawag dyan, guys, smoke fan. Wow! Smoke exhaust fan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag in-start yung mamahaling kotse, may bumubuga na usok yan. So, kailangan ayaw natin yung ano eh, mapollute, no? Mapollute yung garahe. Kailangan, wow! Meron ding fan para lumabas yung usok. Arte check tayo eh. Dapat ganun. Kaya yun yung purpose ni Sir Oliver kung bakit merong ganyan. Wow! Arte check. Let's go! Tingnan nyo, ang dami tumbler, no? Let's proceed! Lagi ng mga kotse ni Boss Doggy dito is mamahalin. And yung worst case scenario, pumama dun sa kabilang kotse. Walang mura-mura! From the garage, meron tayong single car slot drop-off dito sa isang side. Alright. Kung saan magmula dun sa drop-off is magpro-proceed na kayo papunta dun sa main walkway natin which serves as an exterior foyer. Okay. Meron naman ako nakita mga dong, no? Nakikita nyo ba yung ceiling ng ano, pagpasok pa lang? Yung kahoy na nag-i-slanting-slanting? Alam nyo ba, ginaya yun sa mga session hall. Wow! Alam mo yung mga plenaryo? Ganyan yung flooring nila. Para maiba naman, no? Yung flooring, naging ceiling. Ganun yun. Arte check. Wow! Let's proceed. Anyway, itong covered walkway is dito kayo tatambay ng mga kaibigan mo na hindi pa kayo ganun ka-close para imbitahin sa loob ng bahay nyo. From the... Ayan. May napansin na naman ako mga dong. Dahil sa sobrang talino natin, no, mga dong. Etong tubig na to, hindi lang yan basta-basta panligo, no, wow! dong? Alam nyo ba? Sa sobrang talino ni Sir Oliver, etong tubig na to ay multi-purpose na din. Paano ko nasabi yun? Nasabi ko yun kasi... Mineral yan. Wow! Mineral yan, dong. Mineral yan. Yan yung pwede kang maligo, pwede ka rin uminom. Wow! Lalo pag uhaw ka na at wala ka nang mainom dyan sa loob ng bahay, no? Pwede mong inumin yan kasi napakalinis yan eh. Napaka high-tech. At the same time, minimalist tayo, dong. Minimalist tayo eh. Okay, yung napansin ko. Next tayo! Covered walkway, makikita na natin yung centerpiece ng doggy cluster, which is ang kanyang swimming pool. Is nilagyan namin siya ng stairs dito. Because typically, stairs ang pa. Swimming pool is wala siyang walk-up ramp or wala siyang walk-up stairs magmula sa pool. Pool ladder. Tuloy-tuloy. Yeah. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and look perfect, so I told him I'ma flick up. Ang ginamit namin na material sa flooring is polished concrete. So, ayan. So dito muna tayo mga dong, no? Ang tawag sa polished concrete ay the polished the concrete. Wow! Nulit ko lang. Ayan yung mga ginagamit ng mga minimalist na ano, no? Minimalist tayo eh, minimalist tayo. Wow! Hindi natin kailangan ng tiles, hindi natin kailangan ng ganun. So, ayan na guys, mga dong. Napapansin nyo ba tong ladder na yan? Hagdanan, no? Hagdanan? Tagalog ng ladder, hagdanan. Tama ba? Hindi ko alam eh. Arte check tayo eh. Ibis na ilagay ni Sir Oliver yung talagang tunay na hagdanan, no? Yung natatapakan talaga ng matibay, no? Hindi. Hagdanan na lang.
Alam nyo kung bakit hagdanan lang? Ito din kasi yung ginagamit dun sa pag-akyat ng mga pagmamimitas ka ng mga bunga-bunga, mangga. Yan yung ginagamit. Kumagayos ka ng kuryente, ng linya. Multi-purpose yan, Dom. Multi-purpose yan. Naaalis mo yan, naaalis mo yan. Ganyang katalino si Sir Oliver. Arty check. Let's proceed! Ang advantage ng polished concrete is, isa siya sa mga pinakamadaling linisin na floor surfaces, dining room, and kitchen nila Sir Doggy. So again, we decided to go with the minimalist route. Hagdana, no? Tapos ayaw niyong may nakadangle na parang exhaust fan or range hood sa tuktok niyang cooktop, is merong mga nabibiling mga cooktop kung saan integrated na ang kanyang exhaust fan. So lumalabas lang yung sa counter, umaangat lang na ganun. Eto mga ganito nga, ka-high-tech ng mga gamit na yan. Ang tawag kasi dyan, magic. Lumalabas siya doon sa may ano eh. Bigla-bigla nung umaangat, pindutin mo lang, aangat na. Aangat na. Eh, magic yan, dong. Magic yan. Start. Game na tayo ulit. And then doon napapasok yung usok ng mga niluluto mo. So may mga available na ganun. Uh-huh. And then from the kitchen meron tayong makikitang pocket door dito. Kung sa Op! May nakita na naman ako magadong. Nakikita nyo ba yung alaman na yan? Alam nyo ba ang alaman na yan? Napakamura lang yan sa Japan. Wow! Inimport yan dito eh. Mura pa din. Kasi halaman galing si Japan eh. Di ba pret sila ang Pilipinas at Japan ngayon? Tignan nyo yung ano, yung pituan din. Mala Japan din yung doors niya. Kasi si Sir Oliver, mahilig siya sa Japanese. Yun yung totoo. Let's proceed. And pag binuksan nyo yan, ma-access nyo ang kanilang laundry area. So ito na yung first guest room dun sa first floor. Guest room na, guest room, guest room. Hop! May napansin na naman ako mga dong. Alam nyo ba yung napapansin ko dito mga dong? Ito yung napapansin ko. Yung couch na yan. Bed plus couch, no? Dahil sa sobrang ano natin, no? Kailangan, sa sobrang minimalist natin, kailangan bumili ka muna ng couch. Tapos bili ka rin ng bed. Ganun tayo ka minimalist. Kaya couch bed. Dati kayo. Couch bed tawag dyan dong. Couch bed. Tuloy natin ang laban, dong. Tuloy natin laban. Ayan na. Woo! Hop! Meron na naman ako nakita mga... So, dito na banda na part, no? Sa sobra talino ni Sir Oliver, napag-isipan niya na kumuha ng kamay ng dumbbell. Ayun, no? Nakikita niya ba yung sa handle kapag aakit ka sa hagdanan? Yung kinabit niya doon, yung handle na yan, handle yan ng dumbbell. Talino, di ba? Recyclable, reusable, and yeah, mura pa. Proceed, dong! Pag-akit natin ng stairs, una nating kwartong makikita, isang master bedroom nila, Sir Doggy and ni Ma'am Chicks. Is yung glass na Yan. So, stop tayo dito. Ang purpose ng salamin na yan, no, mga dong, para pumasok yung araw doon sa hagdanan. Para hindi maging madilim, no? Tapos, dahil sa sobrang talino ni Sir Oliver, nakikita nyo yung bilog doon sa may taas niya. Ang tawag niya, ring light, no? Ring light. Yung ginagamit sa pang-vlogging, ring light. Arty check. Tinatawag natin na privacy smart glass. Kung saan pag dinaluyan siya ng electricity, magiging opaque siya or hindi mo nakita yung sa kabilang side. Is para yung ilaw na galing dito sa harap, is tatagos pa paloob papunta dito sa stairway para hindi ganun ka-dark yung feeling sa stairway. Kulang lang dyan yung halaman. Yung purpose ng salamin na yan, para maarawan yung halaman. Nakikita nyo naman eh, pansin nyo naman siguro sa labas pa lang ng bahay eh, napakadami puno eh. Ganun yung purpose nun. Pero hindi na nilagay sa loob. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, minimalist tayo eh. Okay, let's proceed! Okay, pasukin na natin ang master bedroom nila. Master so, pagpasok natin ang master bedroom, ang bubungad sa inyo, ring light, oh. Isang kanilang very, very minimalist na bed. Oh, minimalist na bed. Ikita nyo yan? Couch plus bed, bed, bed is equal to luxurious. Simplicistist. Luxuriousistist. Ewan ko kung naintindihan nyo. Pero, ganun yun. Our lines cross. To Ma'am Chicks. I try to fix yes. Nandito na tayo sa walk-in closet, no? Dito muna tayo. Ito walk-in closet na to, mga dong. Pasukan, papuntang Narnia. Ibang dimension. Arty check. Proceed tayo ulit.
misunderstandings. Walk-in closet, dito natin mahanap ang in-suite master toilet and bathroom. Also yung bintana dito, mayroon silang option na gawin tong okay. Or pwede rin nila gawin privacy smart glass to. Diba? Ang unang guest room sa pangalawang palapag ng bahay nila, Sir Doggy. Ayan, no? Boom! Napakaganda. Meron tayong panoramic window kung saan. Meron tayong 180 degree view ng kalikasan. So paglabas natin sa guest room, doon natin mahanapan itong pintuan na merong access sa exterior corridor kung saan doon natin makikita ang Tumblr na naman, room. No? So itong room na ito pwede gawin ni Boss Doggy na kanyang gaming room or you know, home office niya. So ang kagandahan ng kwartong to is meron siyang view ng pool. So ayan, kitang-kita pool, yan, yung pool. Kitang-kita talaga, oh, grabe, oh. Mga sports car. So yun yung ginawa namin. Alright. Locate kami ng kitchen dito. And then meron ding living space dito para sa kanyang mga problem. May napansin na lang. Yung nakikita niyo yung parang ano dyan, yung nag-curb, tapos merong bowl, no? Bowl yan, eh. Bowl. Kung saan mo nilalagay yung ulam, no? Yan, no? Pero ang purpose niyan talaga, mga dong, no? Shower yan. Pag maraming tao dun sa CR, pwede silang maligo dito. Ito ang pinaka-purpose niyan. Multi-purpose sleeping room yan. Yung kumbaga yung mga player mo nandito, tapos wala na mapagliguan dun sa CR kasi sobrang puno. Pwede silang maligo dito. Party check. Woohoo! Ganto, oh. Grabe, oh. Oh, diba? Aha, aha. Come on! Ang saya-saya. Oy, may stone edge na naman dun, oh. Wait lang, meron ako nakita. Oh, dito na banda, mga dong. So, nakikita nyo ba yung ceiling dun sa may, ano? Ayan, oh. Basta nakikita nyo na yan, no? Wow. Alam nyo kung bakit nahati-hati yan? Yung rason dyan, eh, nakulangan sila sa budget. Kaya hindi kompleto yan. Dapat kompleto yan, ayon sa plano. Pero dahil nga sa, ano, kula sila sa budget. Ganyan na lang. Pira-piraso na lang. Nakahoy. Minimalist tayo, eh. Let's go! Cinema room. So yung idea namin para sa naman. Cinema room na ito is parang medyo informal lang yung feeling. Parang tumatambay lang kayo ng mga kaibigan niya. So in-arrange namin yung chairs in a way na mas madali kayo makakapag-usap ng mga tayo, kaibigan niyo habang nanonood kayo ng movie. Just in case nanonood kayo ng nakakatakot na oh! Meron na naman ako makita mga ito. Alam niyo ba yung tawag yan sa ilaw na yan? Yan sa ilaw na yan. Ang tawag dyan ay Star Wars light, wow! No? Kung saan yung parang yung ilaw eh, parang spada. Spada yan eh. Star Wars tayo itong eh. Sa sobrang talino ng Sir Oliver. Napag-isipan niya yan. Wow! Art check tayo itong ah. Woo! Movie. Tapos, kailangan nyo jumingle. Diyan, katabi lang siya. Jumingle, jingle. Alright. So, moving on from the cinema room, meron tayong 5 steps paakyat. Kung saan magpo-proceed tayo sa recording studio ni Boss Doggy. Acoustic panels. Ang gamit ng acoustic panels. Okay. Actually, multi-purpose yan. Yung acoustic panels ay nanggaling po sa itlog ng tray. Diyan po na ginagawa yan. Itlog ng tray, no? Kaya, kung ikaw ay minimalist na tao, ang bibili mo na lang ay itlog ng tray. Kung gusto mo mag-record ng iyong sarili mong, syempre, song, di ba? Bumili ka ng tray para hindi lumabas yung sounds, no? Hindi lumabas yung sounds sa kwarto. Nandun lang sa kwarto. Kulob lang. Egg tray. Arty check. So, yun, guys. Tatapusin ko na dun. At ang talino natin, no? Mas matalino pa tayo sa isang architect talaga. Arty check tayo, eh. So, ang dami nating nakita, no? Na mas marami palang mapaggagamitan yung mga gamit na hindi natin alam, no? Wow! At yung mga nagawa dun, eh, meron palang mga conspiracy dun. Again, arty check. By the way, guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, please leave me a like, comment, share, and subscribe na para lagi naman tayo happy. By the way, this is your boy, Dudong, the only Swabby, here in this room. Signing out na ako, ha? Peace, dong! I'm not the one who's always right.